Bilang mga saksi ni Jehovah, malamang na karamihan sa atin dito ay naka-encounter na ng tanong na kung si Jesus ba ay namatay sa krus. Marahil itanong sa atin to ng mga nakausap natin sa larangan o kaya naman ng mga inaaralan natin sa Biblia. Pero paano kung first time natin marinig yung tanong na ito? Paano tayo makakapagbigay ng isang sahig Biblia ang mga sagot? Pero para masagot ito, kailangan muna natin alamin kung ano ba yung kahulugan ng salitang cross. Ayon sa isang diksyonaryo, ang cross ay isang bagay na kahugis ng maliit na letrang T at karaniwang yari sa dalawang tabla ng kahoy. Yung isa naman, ayon sa encyclopedia, ang cross ay pinakakilala at pangunahing simbolo ng mga Kristiyano. Ngayon, balikan natin yung temang paksa natin. Si Jesus ba ay namatay sa krus na gawa sa dalawang piraso ng kahoy? Tingnan po natin yung sagot ng Biblia. Pakisuyo po na samahan ako sa pagbasa sa Gawa, Kabanata 5, ang talata ay 30. Gawa, Kabanata 5, ang talata ay 30. Sabi dito, ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay na ibinayubay sa isang tulog. Lumilitaw na merong dalawang magkasalungat na tulo. Yung una, si Jesus daw ay namatay sa krus na yari sa dalawang kahoy. Pero yung binasa nating teksto, itinuturo na siya ay namatay sa isang tulog na yari lang sa isang piraso kahoy. Ngayon, paano natin malalaman kung ano ba sa dalawa yung totoo? Ang gagawin natin, kukunin po natin yung original na salitang ginamit ng mga alagad na nakakita kung saan namatay si Jesus. Alam natin na noong panahong isinulat yung Bagong Tipan, yung lingwahe noon ay Grego. Kaya naman, yung Gregong salita kung saan namatay si Jesus ay lumilitaw na Stauros. Ano ba itong Stauros? Sabi sa ating referensya, ang Stauros ay salitang Grego na orihinal na nangangahulugang tuwid na tulos na sa Bagong Tipan ay ang instrumento kung saan pinatay si Jesus at ang Stauros ay karaniwan at may kamaliang isinasalin bilang krus. Meron pa tayong isang referensya, sabi naman ng isang scholar na Grego na si W.E. Vine, ang Stauros ay tumutukoy sa isang matindig na istaka o tulos. Ipinako dito ang mga salarin upang patayin at naiiba ito sa anyo ng krus na binubuo ng dalawang biga na pinagkrus. So ipinapakita po nito mga kapatid na yung krus ay maling pagsasari ng salitang Stauros. Kaya naman, makatwiran lang at tama yung mababasa nating teksto sa Gawa 10:39. Gawa, Kabanata 10, ang talata ay 29. Sabi mo dito, at kami ay mga saksi sa lahat ng mga bagay na ginawa niya, kapwa sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Ngunit kanila rin pinatay siya sa pamamagitan ng pagbabayubay sa kanya sa isang tulos. Ngayon, kung si Jesus ay hindi namatay sa krus, bagkos ay namatay siya sa tulos, nangangahulugan ba yun na pwede na natin gamitin yung tulos para maging pangunahing pagkakakilala ng pagiging Kristiyano? Magbibigay tayo ng isang ilustrasyon. Halimbawa, meron tayong kamag-anak na pinatay sa hindi makatarungang paraan sa pamamagitan ng pagbabaril. Gagawa ba tayo ng painting ng baril na ginamit at i-display yun doon sa bahay natin o kaya naman dadali natin yung gagawa tayo ng parang necklace na kahugis ng baril? So malamang hindi. Sa tuwing na paraan, hindi matutuwa si Jesus na makitang niluluwalhati at sinasamba ng mga lingkod niya yung imahe ng instrumentong ginamit sa pagpatay sa kanya na kung saan siya ay nagtiis, nagdusa, nang walang kasalanan. Sa halip, itinuturo po sa atin na hindi sa krus o sa tulos man o anumang simbolo ang pagkakakilan ng tunay na Kristiyano. Pakituyo po na samahan ako sa pagbasa sa Juan, Kabanata 3,
ang talata ay 34 at 35. Juan 13, 34, 35. Sabi po dito, binibigyan ko kayo ng isang bagong utos, na ibigin ninyo ang isa't isa kung paano ang iniibig ko kayo, at ibigin din nyo ang isa't isa. Sa ganito malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Opo, pag-ibig ang pagkakakilanlan ng tunay na Kristiyano.